Mga pogi at ganda, today's vlog po ay how to jump a car using power bank lang po. Tapos kung problema nyo yung sakyan nyo na nade-deadbutt, pwede nyo pong i-jump gamit lang po ang power bank. Yan. Ituturo ko po sa inyo kung paano mag-jump ng car gamit lang ang power bank. Hindi nyo na po kailangan ng battery, di ba? Or car to car, di ba? Mostly car to car, di ba? Mag-jump, tawag ka pa ng mga kaibigan, mga kasama, mga kahit sino diyan may sasakyan din, may kotse, ganun, para ma-jump niyo lang yung sasakyan niyo para mag-start. Hindi na po kailangan, para madali po, bili lang po kayo ng power bank. Halimbawa, kukunin niyo yung baterya ng traktora. Bubuhatin nyo, di ba? Mabigat yun. Ipupunta nyo dun sa harap ng sakyan nyo, tapos i-jump nyo, di ba? Hindi nyo na po kailangan yun. Madali lang po mag-jump. Gamit lang ang power bank. Pwede nyo pang dalhin yung power bank. Ilagay nyo lang sa bag nyo. O ilagay nyo lang sa kotse nyo kahit sa harap ng mga, ano, di ba? Mga compartment nya dun. Kasi ano lang siya, portable lang siya, di ba? Ito po yung power bank, di ba? Oh, madali lang po siyang dalhin, di ba? Kasi papaliwanag ko po sa inyo kung paano po gamitin. Di ba? Saka ang charger po nito, ito, di ba? I-charge niyo siya para ma-full bar. Kasi power bank siya, di ba? Dito ka lang mag-bank ng mga power, di ba? As the name implies, yeah. Ito full charge na kasi ito, eh. Di ba? Yun oh, lima yung blink. Nakikita niyo po. Yan. Ito po yung power bank, di ba? Ang liit. Pwede nyo dalhin kahit saan, saan kayo pumunta, para hindi kayo nag-worry kung hindi nyo mapaandar yung sakyan nyo, di ba? Tapos i-charge nyo, ito po. Meron ding mga power bank na parang cellphone yung charger. Pero ito, di ba, yung charger ng ano, ng cellphone natin dati. Di ba, yung mga ano, Samsung dyan sa Pinas, ganyan. Yung mga Nokia dati, di ba? Yan, dito lang po. Makikita nyo naman po yung parang may saksakan, ganyan. Di ba? Madali lang din naman. Yan, i-ano mo lang, isaksak, tapos saksak lang. Tapos meron mga power bank na gaya din ng cellphone. Gaya nito po, yung cable niya, di ba, ganito. Pwede rin, meron din mga ganitong power bank. Yan, depende po sa inyo. Basta pagka bumili naman po kayo ng power bank, syempre meron ng kasamang charger, di ba? Yun. Yan, ipapaliwanag ko na po sa inyo kung paano po gamitin yung power bank sa pagja-jump ng car, di ba? Yan, nakaganyan yung camera po. Di ba? Para makita nyo. Kahit sa yung mga nag-online selling, meron to. Dito po nilalagay yung USB, di ba? Ito po. Tapos, di ba, pwede nyo isaksak yan. Dalawa po yan. Yan. Yan, di ba? Pagka, ano, ito kunwari, ito po yung on nya, di ba? Madali lang yun naman. Alam nyo naman na siguro to kasi hindi na bago to, di ba? Yan, di ba? O, nag-blink siya, oh. Yan, ano, 5 bar. Isubukan lang po natin, ha? Yan, cellphone lang po to, ah. Ayan, nag-charge po siya, oh. Power bank po to, di ba? Power bank. Ito. Pero yung bibiliin yung power bank, yung pwede sa car, meron siyang ito, oh, engine start. Ito po. Ayan po. Ganyan lang po yung power bank. Pwede rin po siyang sa computer, yan, oh. Di ba? Ito yung may parang may computer na ano. Yan. Basta power bank po yung pwede sa mga gadgets, 'di ba? Yung pagka pang emergency, pwede niyo i-charge, 'di ba? Ay, ito po, wag niyo pong ano, kahit wala na po 'to kasi ano 'to, LED light 'to, eh. Parang flashlight siya. Kung gusto niyo mag-flashlight, pwede rin. Pero kung wala 'to, okay lang. Tapos ito, yung meron ganito, yung engine start. Ha?
Ito po. Tapos, bili po kayo ng ano ng cable siyempre kasi ikakabit nyo. Ito, di ba? Siyempre, pagka mag-jump kayo, may wire na gagamitin. Di ba? Kahit yung mga improvised na ano lang, yung halimbawa car to car or battery to car. Di ba? Kailangan nyo ng wire. Yan, pwede kayong bumili kahit sa electronics ano shop, di ba? Mga wire. Pero marami namang nabibili na pasadya na, di ba? Yung nagawa na po. Katulad nito po. Bumili ako ng ganito sa Metro, Metro yung ano, store. Yan, di ba? Yung may clamp na siya mas maganda. Di ba? Yung di ba, hindi naman bago 'to. Kahit kayo lang din gagawa, kuha kayo ng ano, bili kayo ng wire tapos ikabit nyo dito kasi kailangan ikaklam siya dito, di ba? Kung hindi naman ikaklam, di ba, pwede naman i-roscas, di ba? O pwedeng hawakan mo lang na idikit, di ba? Pero maano ka, masyashock kung ganun. Kasi nag-spark yung battery. Nag-spark yung battery basta hindi siya ano, dead cell. Kasi kung dead cell na siya, hindi na siya pwede. Pagka sumubok po kayo ng dead cell na battery, pagka idikit mo yung, halimbawa, isang, kahit isang wire lang po, idikit mo yung isa sa positive, tapos sa negative, mag-spark yun, ganun. At makikita nyo po yung kung paano jump ng car na gamit ito po. Ipapakita ko po kung paano. Yan. Ito po, dito po ilalagay ito. Ito po. Yan, ilalagay lang dito. Yan, di ba? Yung red, ito yung positive. Yung black dito sa, so dun sa negative. Positive. Negative. Yan, huwag po kayong magkamali ha, dun sa positive negative ng battery. Yan. Dito po sa video ko po, makikita nyo kung paano pong mag-jump ng car gamit nito. Power bank lang po. Madali lang dalhin po, di ba? Pwedeng lagay nyo lang sa bag. Kahit pwede nyo lang ilagay sa mga ano, toolbox doon. Sa loob ng sasakyan, kahit doon sa likod. Ayan po, susubukan po natin kung mag-start yung sasakyan, di ba? Kung hindi po, i-jump po natin. Tuturo ko po kung paano mag-jump ng sasakyan. Po, nandito na po tayo sa loob ng sasakyan at subukan po natin i-start yung sasakyan kung pwede. Kung ayaw po, yan, makikita nyo po kung paano mag-jump ng isang sasakyan na mahina ang battery. Yan. Ito po. Yan. Ayan lang po. Ito nakikita nyo po yung button niya. Hindi po siya kasi disusi. Gaganon lang. Pero din na ganun. Diba? Yung iba kasi push button. Gaganon lang. Diba? Tapos subukan natin. Tignan nyo po ha. Diba ayaw niya? O. Nagaganyan lang siya. O. Kaya i-jump po natin. I-jump po natin ha. Tapos buksan natin po yung ating compartment. Ito, inaabot ko po ha. Mahirap kasi makita. Nandito po sa ilalim. Narinig niyo po. Ayan. So i-jump po natin. Ayan po, lalabas po tayo. Ayan. Ito po yung pang jump natin. Nakita nyo naman yung in-explain ko, diba? Ito po yung power bank, diba? Ito po yung wire. Unang-una po, yung red po, positive. Yan po. Okay, i-clamp nyo lang po sa positive. Ito po yung positive, o. Oh. Ilapit po natin konti. Kita nyo. Yung battery, yan.
Ito po yung positive. Kita nyo po, red. Ito po. Tapos ito yung negative. Yan. Yan, i-jump po natin. Kita nyo po. Yan. Ito po yung red. Lagay natin sa positive. Ito po yung positive, di ba? Itong black, ito po yung negative. Ano po? Ayan. Tapos, i-open natin yung power bank. Ito po yung switch niya. Ayan o, nag-blink na po siya. 5 bar. Siguraduhin nyo yung power bank, 3 to 5 bar siya para makaya niya, ha? Ayan, ilalagay po natin. Yan. Hindi po siya maisuot kung baliktad po. Yun. Sakto lang po siya. Kaya hindi nyo na po kailangan ano po elaborate to. Basta isuot nyo lang po yung tamang ano suotan niya. Yan, nakalagay na po ha. Tapos i-switch natin. Papasok po tayo. Yan po, nakita nyo po yung pang-start, yung start button niya. Ito po, ito po. Yan, restart natin. Di ba po, nag-start? One click po siya, di ba? Ganyan lang po kadali kang mag-start po gamit ang power bank po. Yan. Maraming salamat po. Pagtanggal po ng ng wire, ganun din. Kuhatin nyo lang ito, yung black ang mauna, tapos itong red. Diba, nakita nyo po. Ganun lang po kasimple. Close lang. Diba, umaanda. So, ayun po, diba, nasaksihan nyo kung paano mag-jump ng car gamit ang power bank lamang, diba? Madali nyo lang po madala, walang kahirap-hirap, di ba? At sana po nakatulong po to sa mga lahat ng mga may sasakyan para hindi po kayo nag-worry kahit saan kayong pumunta. Dala-dala nyo lang yung power banks tapos yung wire. Para kung sakali hindi mag-start yung sasakyan nyo, in case of emergency, yan, madali nyo lang i-jump, di ba? Napakadali. Ikabit mo lang na ganoon tapos i-start na, di ba? Ayan po at sana nagustuhan nyo yung video ko at sana po nakatulong po sa inyo lalo na po yung mga may mga sasakyan, di ba? Kasi minsan di ba nag-worry tayo kung halimbawa mag-long distance, kung may mga pupuntahan tayo tapos alam natin na parang matagal na yung battery natin sa sasakyan, di ba? Eh, alam naman natin kung anong model yung sasakyan tapos kailan na nabili yung battery, di ba? Kasi ang battery talaga pag nagtatagal na madi-deadbat din talaga yan. Kahit sabihin mo pang nagcha-charge yung sasakyan, di ba? May turbo charger yung sasakyan. Pagka magluluma yung battery, hindi na rin nagcha-charge minsan, di ba? Ganon, kasi nalalamigan. At kung nagustuhan nyo po itong video ko, mga pogi at ganda, paki-subscribe na po ang aking channel at marami po kayong mapapanood pa na tutorial dito sa channel namin, mga pogi at ganda. Salamat, paki-like na din po and paki-hit the bell button para ma-notify po kayo kung meron na naman akong sumunod na video po.